So, magandang gabi po sa pamayanan ng Diocesan Shrine of St. Joseph sa Diocese ng Cubao. At ako po'y nalulugod na muling maanyayahan muli para makapagbahagi, no? Lalo na ngayon, taon ni San Jose. Kaya ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay ang iba't ibang anyo ng Pamimintuho kay San Jose. Noon pong nakalipas na mga taon, ako po ay na anyayahan na tumulong sa dalawang parokya upang ayusin ang kanilang aklat dasalan para sa kanilang patron na si San Jose. Ang isa ay sa parokya ni San Jose sa Upper Bicutan sa Taguig sa Diocese ng Pasig, at ang isa naman ay noong 2019 sa Nabotas, no, yung matandang simbahan sa Nabotas ni San Jose, na noon ay, kundi ako nagkakamali, nagdiriwang na kanilang isang anibersaryo na mahigit 100 taon na yata yung kanilang parokya, no. At doon ako nagsimulang magsaliksik, no, tungkol sa iba't ibang anyo ng Pamimintuho kay San Jose maliban sa pagnonobena sa kanya. At dito natin kukunin yung ilan na ibabahagi natin sa gabing ito sa mga kasapi ng Diocesan Shrine of St. Joseph. Nais kong magsimula muna sa pinagbabatayan natin, sino ba si San Jose, no? At alam naman natin na ito'y hango din sa banal na ebanghelyo. Kaya nga lamang ang mapapansin po natin, una, kakaunti lamang ang banggit sa kanya, at pangalawa, tahimik si San Jose. Wala tayong makikitang dialogue ni San Jose, no? At ito yung iba't ibang mga tagpo kung saan makikita natin siya. Siyempre, yung unang-una, yung ninuno ni Jesus na kung saan tinunton ang kanyang pinanggalingan magmula kay Adan hanggang sa kay San Jose. Pero siguro napansin nyo, no, na dalawa yung genealogy natin na makikita sa Ebanghelyo. Yung isa kay San Mateo na madalas naririnig natin kapag unang araw ng Adviento, no, o sa Simbang Gabi din. At yung pangalawa naman ay yung ayon kay San Lucas, no. At dito medyo may pagkakaiba. Mapupunan natin kay San Mateo, sabi siya ay anak ni Jacob. Kay Lucas, siya naman ay anak ni Heli. Pero hindi natin ito sasagutin sa puntong ito, pero alam ko ito'y naipaliwanag naman sa ng mga dalubhasa sa Ebanghelyo at sa Biblia, no? Well, in short, ang sinasabi dito, may sariling focus yung bawat genealogy. Yung kay Lucas ay more of priestly genealogy, samantalang yung kay San Mateo naman ay it's more of the yung pinapakita na si Jesus ang katuparan ng lumang tipan. Nagkakaisa naman ang mga ebanghelyo sa pagsasabing siya si Jesus ay sinilang sa Bethlehem, at pinaliwanag nga dito na kaya kailangan pumunta ni Jose sa Bethlehem dahil kailangan nila magpatala, no, doon sa census, at dahil siya'y lipi ni David, doon siya magpapatala. At alam din natin na ipinagkasundo siya upang ipakasal kay Maria, at dumating yung punto nang malaman niyang buntis si Maria na hindi siya ang ama, na hiwalayan ito ng lihim, pero dahil sa pahayag ng anghel sa panaginip, tinanggap niya ito bilang kanyang misyon, at sila'y naglakbay sa Bethlehem. At isinilang na nga si Jesus, tinupad nila yung kautusan para dalhin siya sa templo, nasaksihan niya ang pagdalaw ng mga mago, at siya rin ang naglikas sa kanyang mag-ina sa Ehipto para iligtas sa kapahamakan na nag-iintay sa bata, no? At pagkalipas ng ilang panahon, bumalik sila sa Nazaret, hindi siya bumalik sa Jerusalem dahil nabalitaan niyang ang pumalit na hari kay Herodes ay galit din naman, ano? Isang kalaban din kung tutuusin. Kaya sa Nazaret siya bumalik. At dito makita natin yung
huling tagpo na nagperegrinasyon sila sa Jerusalem sa panahon ng Pasko na isa sa mga kaugalian ng mga Hudyo na kung saan si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem at natagpuan nila pagkatapos ng 3 araw. At ipinapalagay ng marami na si San Jose ay namatay bago mangaral si Jesus dahil wala nang banggit sa kanya nung nangangaral na si Jesus, maliban na lang sa pagtukoy kay Jesus bilang anak ng isang karpintero. So ito lang yung matutunghayan natin sa banal na kasulatan tungkol kay San Jose. At kaugnay nito, dahil isa sa tradisyon ng mga Katoliko at mga Kristiyano, lalo na noong araw, ang pag-iingat ng mga relikya. At may mga pinaniniwala ang relikya si San Jose, katulad nung tinatawag na Santo Anelio na pinaniniwala ang singsing na pangkasal na binigay niya kay Maria. At ito ay matatagpuan sa Capella del Santo Anelio sa Perugia sa Italia. Gayun din naman, meron namang isang simbahan sa Notre Dame de Joinville sa Francia na kung saan iniingatan di umano ang isang bahagi ng pamigkis o yung sintro ni San Jose, no, na bahagi ng kasuotan ng mga Hudyo noong araw. At syempre yung tungkod ni San Jose na nasa ermita ng Camaldoli sa Italia, no? So ito yung mga relikya na ipinasa sa mga iba't ibang panahon, no? At pinaniniwalaan na gamit ni San Jose nung siya ay nabubuhay pa. Isang mahalaga din na kung pag-uusapan natin ang pamimintuho sa mga santo, yung maunawaan natin yung sagisag, no, sapagkat ito yung nagbibigay ng identity, no, para malaman mo kung sino yung santo o santa, no, sapagkat minsan kung titingnan mo yung mga santo at santa, halos magkakamukha, no, at malalaman mo lang yung kanilang identity doon sa hawak nilang mga sagisag. At para kay San Jose, ito yung iba't ibang mga sagisag na ginagamit sa kanyang imahen. At una yung tungkod na may lirio, no, na ito'y may kaugnayan doon sa tungkod ni Aaron na naging tanda ng paghirang ng Diyos sa kanya. Makikita din natin na kadalasan ng tungkod nga ay may puting lirio o bulaklak na puti na simbolo ng kabutihan, kabanalan, kawalang malay, kalinisan, katapatan at kadalisayan ng puso, no? Kaya nga ngayon lumilitaw muli yung tinatawag na pamimintuho sa dalisay na puso ni San Jose, no? Yung The Chaste Heart of Joseph, di ba? Kasi meron na tayong Immaculate Heart of Mary, then Sacred Heart of Jesus. So ngayon meron naman yung The Chaste Heart of Joseph na ito naman ay isang matandang devotion din sa kanya. At syempre, dahil nga ang sinabi sa banal na kasulatan, siya ay isang manggagawa, no? Actually, yung salita sa Griego sa Ebanghelyo ay tekton, no? Na maraming iba't ibang translation at siguro mas malawak na translation nun, manggagawa, no? Kaya nga nagkaroon din tayo later, makikita nyo yung kapistahan ni San Jose bilang manggagawa. Pero ang sinasabi din, yung interpretation ng tekton ay isang tao na marunong gumawa gamit ang kahoy. Kaya naging translation din yung karpintero, no? At ang isa sa tanda na ginagamit dito yung panukat o yung square rule na nakikita nyo sa larawan ngayon, no? Bilang sagisag ng kanyang pagiging karpintero. Ang isa ding sagisag niya, yung tala ni David upang ipakita na siya ay mula sa lahi ni David at isang matuwid na tao. Ginagamit din minsan, bagamat siguro hindi madalas, yung isang pares ng bato-bato. Kung maalala nyo, ito yung sinasabing bit-bit bilang alay kapalit nung inihandog na panganay sa templo. Kasi kailangan mong tubusin, no, yung panganay mong anak na inihandog sa Panginoon at ang pantubos mo
sa mga mahihirap na tao, mag-asawang kalapati o yung inakay na kalapati o bato-bato. No, kaya yun yung isa sa mga naging simbolo din ni San Jose at simbolo din ng kanyang pagiging simple at dukha. At syempre, katulad ng nakikita nyo, sa naalala ko yung isang malaking imahe ni San Jose sa simbahan ninyo, sa simbahan ng St. Joseph sa Cubao, yung may hawak na may bitbit na simbahan, no? Simbolo ng kanyang pagiging patron ng simbahang Katolika. Ngayon, kung ang pag-uusapan naman natin, dahil siyempre pag pamimintuhan pag-uusapan, mayroong kapistahan na ipinagdiriwang. At ang isa sa pinakamatandang kapistahan ni San Jose ay yung March 19, no, na natagpuan na yan sa mga sinaunang martyrology, no? At ito ay mula pa noong ikasampung siglo at itinatag ito ni Papa San Gregorio XV noong 1621. At magmula noon, ito'y lumaganap na sa buong simbahang Katolika. Ang medyo mas bagu-bagong kapistahan ni San Jose na itinatag lamang noong 1955 ay yung kapistahan niya bilang manggagawa na itinatag ni Papa Pio XII upang tumbasan o tapatan yung tinatawag na May Day o yung Labor Day na tinatawag natin, na nung panahong yon ay naimpluwensyahan ng komunismo, no? At ninais ng Santo Papa na magbigay ng isang huwaran para sa mga Kristiyano. At yun ay walang iba kundi si San Jose na manggagawa. At alam din naman natin pagkatapos ng kapistahan ng Pasko, ang susunod na mahalagang kapistahan ay ang kapistahan ng Banal na Pamilya na pinagdiriwang sa Linggo pagkatapos ng Pasko o kaya naman sa 30 ng Disyembre kung ang Pasko ay tumapat ng Linggo. At ang nagtatag nito ay si Papa Leon XIII. Meron ding sinaunang kapistahan, matandang kapistahan na hindi na masyadong ipinagdiriwang ngayon dahil wala na ito sa ating liturgical calendar. Yung tinatawag na desposorio o yung kasunduang pakasal ni Jose at ni Maria, no? Ito'y pinagdiriwang tuwing Enero 23, no? Na pinahintulutan naman ni Papa Pablo ikatlo noong 1546. At nabanggit ko to dati kay Father Mac, no? Na dun sa Panay Avenue may isang kapilya. At ang patron dun sa kapilya ay desposorio, no? So yung imahe ni Jose at ni Maria na ipinagkakasundo, no? At alam ko pinuntahan nito ni Father Mac at pinicturean at pinakita pa niya sa akin, ano? Ito isang kapilya lamang doon sa Panay Avenue. So merong kapilya, no, na itinakda o idinedicate para sa desposorio di San Jose at ni Maria. Ngayon, hindi din naman maiiwan si San Jose sa turo ng simbahan, no? At ito nga yung isang naging dahilan kung bakit tayo merong Year of Saint Joseph ngayon, no? Dahil noong 1870, ipinahayag ni Papa Pio Nono o Pio Ikasyam sa pamagitan ng kanyang dokumento Quemadmodum Deus si San Jose bilang patron ng buong simbahang Katolika, no? At ito'y sa pagnanais niyang dumulog kay San Jose bilang huwaran at bilang tagapagsanggalan, no, ng simbahan kung papanong iningatan niya si Jesus noong sa kanyang kabataan, ang simbahan bilang katawan ni Jesus ay iingatan din ni San Jose. Sumunod naman, sumunod na taon, ipinairal yung dokumentong Inclitum Patriarcham. Ito naman ay ang patakaran tungkol sa liturhiya para sa kapistahan ni San Jose dahil nga itinakda na siyang patron ng buong simbahan. So nagsaayos ng liturhiya para sa kapistahan ni San Jose. At noong 1889 naman, sa encyclical ni Papa Leo XIII, sumulat siya ng Quamquam Plures tungkol sa pamimintuho kay San Jose. No? So parang binalikan niya yung sa kasaysayan ng simbahan, ang pamimintuho kay San Jose,
upang ito ay bigyan ng higit pang mas malinaw na direksyon. Si San Jose din ay hinirang patro ng Vatican II sa pamagitan ng dokumentong Le Voci noong 1961. At isang mahalagang dokumento ang ginawa din ni Papa San Juan Pablo Ikalawa noong 1989, ang Redemptoris Custos, ang kanyang apostolikong pangaral o apostolic exhortation ukol sa buhay at misyon ni San Jose sa buhay ni Jesus at ng simbahan. So ito'y isang magandang dokumentong basahin kung nais nating makita ang pagkaunawa ng simbahan kay San Jose bilang ama ni Jesus at bilang patron ng simbahan. Nung bago si Papa Francisco, ang isa sa mga utos niya ay isama ang pangalan ni San Jose sa sumusunod pang mga panalangin eukaristiko. Kasi kung maalala ninyo noon, si San Jose binabanggit lang doon sa unang panalangin eukaristiko. Pero sa pamagitan ng Paternas Vices, iniatas ni Papa Francisco na ito ay banggitin din ang kanyang pangalan sa ikalawa, ikatlo at ikaapat na panalangin eukaristiko. At syempre, yung pinakabago, lumabas lamang noong Disyembre noong nakaraang taon, ang Patris Corde na sulat apostoliko ni Papa Francisco para sa 150th anibersaryo ng pagpapahayag kay San Jose bilang patron ng Simbahang Katolika. At dahil dito ay ipinahayag niya ang Year of Saint Joseph. So yan din so far ang masasabi natin tungkol sa turo ng simbahan kay San Jose magmula sa pagpapahayag sa kanya bilang patron ng simbahan 150 years ago. Doon sa nabanggit kong dokumento mula kay Papa Leon XIII, yung Quamquam Plurius, inilatag niya doon, no, ang dahilan kung bakit kailangang mamintuho kay San Jose. Ano yung ating natatanging motibo para mamintuho kay San Jose, no? At sinabi nga niya dito, kung babasahin natin, ito'y maigsi lamang na aking kinuha pero napakahaba nung paragraph at malinaw, pero sa tingin ko ay na-capture na nitong sentence na ito yung nais ipahayag, no, yung batayan. Bakit tayo namimintuho kay San Jose? Sabi ni Papa Leo XIII, "The special motives for which St. Joseph has been proclaimed patron of the Church and from which the Church looks for singular benefit from his patronage and protection are that Joseph was the spouse of Mary and that he was the reputed the father of Jesus Christ." So dalawang bagay, no? Yung pagiging esposo ni Maria at bilang inare o kinilalang ama ng Panginoong Hesukristo. At diyan sa larawan makikita natin yung painting, no, ng pagkamatay ni San Jose, at ito yung isa sa paliwanag kung bakit si San Jose ay naging patron ng mabuti at mapayapang kamatayan. Dahil sinasabi ng simbahan, wala nang hihigit pang masarap na kamatayan o mapayapang kamatayan na kung hindi kasama si Jesus at si Maria na siyang naranasan ni San Jose. At ito din yung naging batayan kung bakit namimintuho ang simbahan sa kanya dahil sa malapit niyang kaugnayan kay Maria at kay Jesus. So ano ngayon yung iba't ibang anyo ng pamimintuho kay San Jose? At palagay ko marami din sa inyo alam na ito, may iba sa inyo ginagawa na ito, at siguro sa shrine ay ito'y dinarasal din at itong iba't ibang anyo ng pamimintuho. Ang isang unang anyo ng pamimintuho ay yung pitong hapis at tuwa ni San Jose, no? At ang pinagmula nito ay mayroon daw dalawang Franciscano na yung kanilang sinasakyang barko ay nakasalubong ng sakuna,
at sila ay halos mamatay at malunod. Pero merong sumagip sa kanilang isang matandang lalaki at ito pala ay si San Jose. At ang naging kahilingan sa kanila ay mamintuho sa kanyang sakit at tuwa. No? At ito yung pinagmula ng Seven Sorrows and Joys of Saint Joseph na ito naman ay pinalaganap ni Beato Henaro Sarnelli, no? At siya yung nagpalaganap nito, no? At ano yung makikita natin dito, no? Ito yung pitong happies, no? Pero makikita natin yung happies merong kalakip na tuwa, no? So nung nagpa siya si Joseng hiwalayan ng lihim si Maria, yun ay happies, subalit nagpakita sa kanya ang isang anghel sa panaginip. Nakita ni Jose ang karukhaan ni Jesus, pero ito naman ay siya ring pagsilang ng tagabagligtas ng sangkatauhan. Nasaksihan niya ang pagtuli kay Kristo at sa pananampalatayang Katoliko sa tradisyon ng ito rin yung pagbibigay ng pangalan sa kanya, no? Na Jesus, na ang ibig sabihin ay si Yahweh ay nagliligtas, no? Yeshua. Ang pang-apat ay ang hula ni Simeon na nagpahayag naman na siya ang si Jesus ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kasi yung hula ni Simeon masaklap, 'di ba? Yun yung sinabi niyang ang puso ni Maria ay parang tatarakan ng isang balaraw dahil sa sakit na kanyang daranasin. Pero ito naman ay pinakitang si Jesus ang kaligtasan ng sangkatauhan. Siyempre, yung pagtakas nila sa Ehipto ay isang malungkot na pangyari. At ayon sa tradisyon, no, ng simbahan, nung dumating si Jesus sa Ehipto, nanginig daw at nagtumbahan yung mga Diyos-Diyosan dahil alam naman natin na maraming Diyos-Diyosan sa Ehipto. No? So ipinakita dito ang kapangyarihan ng Diyos Anak. No? At yung mapanganib nilang pag-uwi mula sa Ehipto dahil ito'y isang hindi birong paglalakbay. At ito naman ay nasuklean ng buhay mag-anak nila sa Nazaret na masaya. No? At panghuli, yung pagpapaiwan ni Jesus sa Jerusalem na siyempre tatlong araw silang nag-alala. Pero sa pagkatagpo kay Jesus, ay bumalik ang kanilang kasiyahan o kanilang katuwaan. Ang isa ding lumalaganap ngayon yung pagsusuot ng eskapularyo ni San Jose na nagsimula noong mga 1890s, no? Ang eskapularyo ay kaya eskapular ang tawag, ito yung nasa bahagi ng mga abito ng mga relihiyoso, yung mahabang tela sa unahan at sa likod, at ito'y tanda ng kanilang vows, no? At ano ba yung vows nila? Yung kababaang loob, kalinisan, kahinahunan, pagsunod o yung obedience, no? At ito'y ninais gayahin ng mga laiko. Kaya nauso yung mga eskapularyo, no, na binubuo ng kaprasong tela sa unahan at sa likod na isinusuot sa dibdib, no, at sa likod. At anong ibig sabihin ng scapular kapag nagsuot? Dahil marami tayong scapular, no? Merong Mount Carmel, merong Apostolado ng Panalangin, meron din ang mga Dominican tertiaries, ang mga Franciscan tertiaries, no? At ito nga, St. Joseph Scapular. Ang isang escapulario ay tanda ng pangako ng may suot ng kanyang katapatan sa relihiyosong samahang kanyang kinabibilangan, o kaya naman sa debosyon sa isang santo katulad nga ni San Jose, o kaya naman ay sa inakap na paraan ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, yan po yung simbolismo ng pagsusuot ng eskapularyo, no? Dahil meron kang pangakong ginawa o meron kang ginawang pagsumpa, no? Na nais mong panindigan sa bawat araw ng iyong buhay. Ngayon ay ginagamit na rin sa maraming lugar ang chaplet o yung korona ni San Jose
ang chaplet o corona ni San Jose ay nahahati sa 15 pangkat ng 4 na butil na puti at lila, no? Sa puting butil, sa gisag ng kalinisan ni San Jose, inihahayag ang isa sa mga misteryo ng Rosario at dinarasal ang 2 abagi noong Maria sa butil ding iyon. Sa butil na lila sa gisag ng kabanalan ni San Jose, dinarasal ang purihin at pagpalain sina Jesus, Maria at Jose. So ito rin ay isang anyo ng pamimintuho, no, na kapareho ng Rosario pero may ibang paraan ng paggamit, no? At alam naman natin, meron ding iba't ibang chaplet. Merong chaplet ng Divine Mercy, may chaplet ni Saint Michael, no? At yung iba ding santo, maaring meron din silang sariling chaplet. Si San Jose, meron ding chaplet o corona. Ito din ay, hindi ko alam kung dito sa Pilipinas ito'y ginagawa, no? Pero doon sa ginawa kong isang aklat dasalan, nagsama kami ng parang ritual paano ito gagawin sa tahanan, no? Dahil isang kaugalian sa ibang lugar yung pagbabasbas ng tinapay, pasteleria, mga pastries, no? At iba pang pagkain sa kapistahan ni San Jose pag March 19. At kadalasan ipinamimigay yung malaking bahagi ng binasbasang pagkain sa mga dukha. Dahil nga ang paniwala ay si Jose bilang isang simpleng tao ay matulungin din sa mga dukha. At sa pagdiriwang ng pagbabasbas ng hapag ni San Jose, parang sinasabi nating katulad ni San Jose, sina Jesus at Maria ay ating kapatid at ina. No? Bahagi tayo ng kanilang pamilya. No? So yan yung isang magandang kaugalian din na maari nating gawin sa ating mga sariling tahanan. Isa ding pamimintuho yung sa kanyang balabal, no? Dito nakikita natin yung ating mga MBG, no, binibihisan, binabalabala ng ating patrong San Jose sa shrine, no? Una, ang balabal bilang kasuotan ng mga tao noong araw, lalo na ng mga Hudyo, ay tanda ng proteksyon ng may suot, pero ito din ay pwede niyang gawing proteksyon sa sino mang kanyang nais proteksyonan. Kaya't ang balabal ni San Jose ay tanda ng pagtatanggol, paglingap at pagtulong sa kapwa, no? At doon nga sa isang ginawa kong aklat dasalan, ang nais nilang gawin doon sa parokya ay dalhin yung balabal ni San Jose sa mga taong may sakit, no? At ito ay ipapatong doon sa taong may sakit. At ito ay alam natin ginagawa ito sa iba't ibang mga santo rin, ano? Halimbawa sa Birhen ng Peña Francia, nung napunta ako minsan sa Naga, no, doon sa Dambana, doon sa original na simbahan ng Birhen ng Peña Francia, ay merong pasukob yata ang tawag nila doon, na kung saan pupunta ka doon sa ilalim ng balabal ng Birhen habang ito'y hawak nung mga ministers doon sa shrine, at ikaw ay dinadasalan para sa kagalingan at ikaw din ay magdarasal. So ito din yung isang pwedeng maging anyo ng pamimintuho kay San Jose, na kung saan ang balabal niya ay simbolo ng paglingap niya sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga may sakit. At siyempre, sinong makakalimot sa atin nung dumalaw si Santo Papa, no, nung siya'y babahagi ng kanyang mensahe sa meeting with family sa Mall of Asia nung Enero 16, 2015, binanggit niya doon yung kanyang sariling debosyon. No, nasabi niya, sa aking kwarto, meron akong imahe ng natutulog na San Jose, at ang ginagawa ng Santo Papa, isinusulat niya yung kanyang mga intensyon sa papel at ito'y inilalagay niya sa ilalim ng imahe ni San Jose na natutulog, upang sa pagtulog ni San Jose ito ay kanyang ipagdasal at ipamagitan sa Diyos, no? At napakabilis ng mga Pilipinong pumake up dahil nakagawa kagad ng
mga imahe ng natutulog na San Jose, no? At alam natin ito'y lumaganap na isang naging malaganap na pamimintuho. At ngayon makikita nyo ang iba't ibang sizes ng Sleeping Saint Joseph. At ang nakatutuwa pa nito, meron din ngayon na ito muna siguro yung simbolo ng pagtulog ni San Jose. Una, ito'y paalaala sa atin na ang mga natatanging sandali ni San Jose ay naganap habang siya ay natutulog o nahihimbing. Sa mga sandaling ito, nagpahatid ng mensahe sa kanya ang Diyos sa pamagitan ng panaginip. May dalawang uri ng pamamahinga na mahalaga para sa kabanalan. Ito yung mensahe ni Papa Francisco noong sa Mall of Asia. Una, pamamahinga ng katawan o pagtulog na nagdudulot ng panibagong lakas sa katawan. Pangalawa, espiritual na pagpapaubaya na nagpapaunlad sa ating pag-asa sa mapagmahal na awa at tulong ng Diyos. Nagpapatibay sa ating pananampalataya sa mga sandali ng pagsubok at nagbibigay ng puwang upang lumago ang pag-ibig. Sa pagtulog at pagpapaubaya, kinikilala natin ang ating hangganan. Kailangan natin ang pahinga at kailangan natin ang Diyos. No? At siguro yan din yung hikbi ng ating puso sa panahong ito. No? Isang taon na tayo mahigit sa pandemya, no, at ngayon nararanasan natin na mas parang mas malala pa ito, no, at minsan sabi natin gusto natin magpahinga na, no, sa hirap ng pasakit ng pandemya, no, pero dito din natin nakita na kailangan natin ng Diyos, no, higit sa lahat ng panahon ngayon mas nakita natin wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang Diyos, no. At siguro ito din yung isang mensahe sa atin na huwag tayong mag-alala, huwag tayong mangamba tulad ni San Jose na sa himbing ng pagkakatulog, siya ay nagtitiwala sa Diyos. At ito nga sabi ko, ngayon ay nauuso naman yung Sleeping Holy Family, hindi na lang si Saint Joseph, kundi yung buong mag-anak na hihimbing na natutulog sa ilalim ng proteksyon ng ating mapagmahal na Diyos. At ito din, nakita ko nga sa inyong Facebook page, no? Ginawa niyo ito ngayong taon na ito at alam ko ginagawa na rin ito ng mga nakakaraang panahon, yung Dalaw Patron. No? Lalo na ngayon na hindi makapunta ang mga tao sa simbahan, napakahalaga na yung patron ng dumalaw doon sa lugar na tinitirhan ng mga tao. Kahit man lang motorcade, ano? At ito yung nauso ngayon, kapalit ng prosesyon dahil nga bawal ang mass gathering. Yung motorcade ng patron, yung imahe ng patron, motorcade ng Blessed Sacrament, lalo na nung mahal na araw, ito'y mga mahalagang tanda at karanasan para ipaalala sa atin na nandyan ang Diyos sa piling natin, hindi tayo iniiwan. No? At ito din ay isang anyo ng pamimintuho na kung saan nakita ko nga doon sa mga larawan na nakapost sa inyong Facebook na yung mga tao nag-aabang talaga sa harap ng bahay, winawagayway ang kanilang panyo o ang kanilang kamay sa pagdaan ng imahe ng patrono na bilang paalala sa kanila na hindi sila kinakalimutan o pinababayaan ang kanilang patrong San Jose. Pamimintuho na hindi ko alam kung alam ito ng nakararami, subalit ito po ay naging isang paksa ng aking pagsasaliksik nung mga nakaraang taon hanggang ngayon, at lalo nga akong na-inspire nung ipinahayag yung Year of Saint Joseph. Ano po ito? Ito yung pagpuputong ng corona sa mga imahe ni San Jose. Una, sa pagsasaliksik ko, ito yung mga naging batayan kung bakit pinayagan ng mga Santo Papa noon ang pagpuputong ng corona sa imahe ni San Jose. Una, dahil siya ay mula sa lipi ni David na isang hari. Pangalawa, dahil siya ay inaring anak, ama ng Diyos anak na hari ng sanlibutan.
At pangatlo, siya ay esposo ng Reyna ng Langit, si Maria, no? At sinasabi nga doon sa isang paliwanag ni Pope Leo XIII doon sa kanyang Quamquam Plures, no? Yun din yung basehan kung bakit namimintuho kay San Jose, dahil nga yung kapangyarihan sa pamagitan ni Maria, yung intercessory power ni Maria, dahil mag-asawa sila, ay nababahagi din kay San Jose, no? Bilang kanilang conjugal, sa kanilang conjugal relationship, no? At ang naging batayan din naman ng pagpuputong ng korona sa imahe ni San Jose noon ay yun ding malaganap na pamimintuho doon sa isang imahe ni San Jose na kinikilalang mapaghimala din at maraming biyayang natatamo ang mga mananampalataya, no? So sa aking pagsasaliksik, makikita natin may dalawang uri kung papanong may dalawang uri din ng koronasyon sa Mahal na Birhen. Kasi ngayon po, ang mas madalas namang kinokoronahan talaga ay imahe ng Mahal na Birhen, no? Pero dumating nga yung sa punto ng kasaysayan ng simbahan na pinayagan din ng mga Santo Papa yung pagpuputong. At ito pong unang bahagi na aking i-share sa inyo, yung sinasabi nating pontifically crowned images of St. Joseph. Ibig sabihin, ang authority ng pagpuputong ng corona ay nanggaling sa Santo Papa mismo. Ang pinakaunang-una ay yung tinatawag na St. Joseph of Calis, so sa Poland, no? Medyo mahirap i-pronounce lang yung mga salita dito, pero ito po ay isang larawan ni San Jose na bahagi ng Holy Family, no? At ito ay nangyari noong 1796, no? At sa pakikipag-ugnayan ko doon sa sanctuarium, no? Pinadala sa akin nung pare yata siya doon, no? Medyo mahirap makipag-communicate dahil iba nga yung lingwahe, pero kahit papaano sa Google Translate na nakakaintindihan kami. Ito yung pinadala niyang dokumento na nagpapakita ng authority na ginawang pagpuputo ng corona sa imahe ni St. Joseph of Calis, no? Ang sumunod dito ay noon ng 1869. So medyo malayo ng konti yung agwat. Ito naman ang sa Brussels, Belgium, no? Ito'y isang simbahan ng mga Carmelite, ng mga Carmel, no? Carmelite priests sa Belgium, na ngayon ay hindi nga alam ng iba na koronado pala yung imahen doon ni San Jose, no? At natagpuan ko yung sa pagsasaliksik ko yung papal bull na tinatawag, na nagbibigay ng karapatan at nag-uutos na ito ay putungan ng corona. Ito naman ay sa Beauvais, no, sa France, no, noong 1872, no? Nakita ko din yung papal bull sa tulong ng mga nakausap kong mga pari sa France, no, natulungan nila akong mahanap yung kopya. Ito medyo kakaiba, no, ito ay sa England, sa Mill Hill. Ito yung imahen. This is, kung di ako nagkakamali, 14 feet na imahe ni San Jose magmula doon sa base hanggang sa tuktok. At ito yung nais koronahan. Pero alam naman natin na hindi madaling gawin dahil yung pong imahe na nasa tuktok ng tower, ng chapel, no? Pero ito'y pinayagang koronahan sa pamamagitan ng replica na nandun sa chapel. So ito po ay nasa National Shrine of St. Joseph of Mill Hill sa England, no? At naipadala sa akin nung kanilang archivist yung original pa na picture nung papal bull, no, ni Pope Pius IX, no? Kung maalala natin, ano, si Pope Pius IX yung nag-declare sa kanya bilang patron of the Universal Church, no? Kaya malaki ang debosyon ni Pope Pius IX kay St. Joseph. Ito po ay noong 1874. Ito naman sa France din, sa isang lumang abbey, no, noong 1874, no, St. Joseph of Frigolet. So makita natin, ano, medyo magkakalapit yung mga taon, ano. Ito naman 1879, St. Joseph de Liege, no. Ito naman ay sa Belgium. Pero kung hindi ako nagkakamali, medyo
extinct na yata yung simbahan, ano, kasi alam naman natin may mga simbahan na rin na nagsara na, oh, wala na, sa lalo na sa Europa. Ito naman sa Wisconsin, no, St. Joseph de Pere, no, sa Amerika, no, ito naman ay 1892, no. Dito ay pinapakita din yung apostolic brief na nagpahintulot para makoronahan ang imaheng ito ni San Jose. Ito naman ay sa St. Joseph de Alex sa Seisenet, ngayon ay Alex, France, no, noong 1900. Ito St. Joseph de Soins sa Belgium din, no, noong 1902. Ito naman sa Italy, no, so far ito pa lang yata ang kauna-unahang nakoronahan sa Italy noon, 1904, San Giuseppe di Arcebia, no. At ito ngayon ay, kung di ako nagkakamali, ay parang nakatago na, no, dahil antigo na rin siya. Ito naman ay isang imahe ni San Jose na nasa loob ng puno, o nasa parang bukanan ng isang puno sa San Joseph du Chene sa France, no? At malaki ang naging tulong ang paniwala ng mga madre, no, para mapatayo yung isang kumbento, no, sa tulong ni San Jose, yung kanyang intercession. Ito naman sa Spain, sa Barcelona, San Jose de Montaña, no? At dito yung Spanish version ng apostolic brief para sa koronasyon niya noong 1921. Ito naman, St. Joseph of Kermaria sa France din, no? At dito makita natin meron din itong pahintulot ni Papa Benedicto XV noong 1921. Ito sa Montreal, Canada, yung kilalang St. Joseph Shrine doon, St. Joseph of Montreal. Actually, maliit lang yung imahe na yan. Makikita nyo doon sa larawan. No? Ikumpara nyo doon sa mga flower base na nasa baba. So, hindi siya masyadong malaki. Pero ito ay pinayagan ding koronahan ni Pope Pius XII noong 1955. Ito naman sa Argentina, no? Buenos Aires, San Jose de Flores, sa Basilica de San Jose de Flores, na binigyang pahintulot din ni Papa Pio XII noong 1956. Ito naman ay malaking imahen, no, doon sa simbahan na San Jose de Flores. Ito naman sa Zapotlan, Mexico, noong 1957. At ito naman sa France, St. Joseph de Bon Espoir, St. Joseph of Good Hope, no, na noong 1961. Ito naman ay sa Malta, St. Joseph Rabat, no, na binigyan din ng pahintulot ni Pope Pius XII noong 1963. So ito din ay isang napakalaking imahe ni San Jose, halos life-size yata kung di ako nagkakamali, no? Ito naman ay sa konbento ng San Jose sa Avila, no? Siguro po, lalo na sa mga deboto ni San Jose, alam natin na ang isang santa na may malaking debosyon kay San Jose ay si Santa Teresa ng Avila. At itong imahe na ito ang pinaniniwala ang pinamimintuhuan niya sa konbento, dahil nanggaling siya doon sa konbentong ito sa Avila, no? At ito'y kinoronahan noong 1963, San Jose de Avila. Ngayon, meron din po tayong, pagkatapos ng 1963, parang wala na akong so far nakita pang nakoronahan muli, no? Parang yun na yung huli. Pero meron namang tinatawag na episcopal coronation, na ibig sabihin ay ang nagbigay pahintulot ay ang mga obispo, no? At ito'y ilan lamang, no? Una sa Poland, no? St. Joseph of Poznan noong 2014. So ito medyo bago-bago, no?
Makita natin yung painting, no? At yung painting ay nilagyan ng corona, no? Nag-superimpose ng corona doon. Ang isa po sigurong mahalagang mapansin din natin, tulad ng pag-corona sa imahe ng mahal na birhen, kapag may kasamang Ninyo Jesus ang imahe ni San Jose, ang unang kinokoronahan ay yung Ninyo Jesus. Ganun din po sa imahe ng mahal na birhen. At pagkatapos, tsaka lamang kukoronahan si San Jose. Upang ipakita na ang kanyang pagkakaroon ng corona ay nakasalalay sa kanyang kaugnayan kay Jesus, kung papanong ganun din si Maria. At ito last year lang, no? Ito yung actually na misunderstood ito dahil ang tawag nila sa Spain ay coronacion canonica, pero yung canonica po kasi ang ibig sabihin nun sanctioned by the church, so either by the pope or by the bishop, and based doon sa dekretong lumabas, ito po ay sanctioned by the bishop, kaya ito po ay matatawag nating isang episcopal coronation. At ginawa nila ito noong October 31, 2020. No? Actually, na-delay ng konti. Dapat October 15. Pero dahil sa pandemya, ayun, naging October 31, 2020. At ito po ay ginawa nila looking forward to the 150th anniversary of the patronage of Joseph in the church. No? So, naunahan nila si Pope Francis, no? And sinelebrate nila in anticipation yung 150 years kaya pinakoronahan nila yung imahe ni San Jose na antigo din, ano, makikita natin sa imahen. At dito sa atin, siguro nakita nyo na to sa Facebook mas madalas, no, na pinayagan ni Bishop Jess Mercado ang episcopal coronation ni Tata Josef ng Las Piñas, yung Bamboo Organ Church, no? So far parang ito ang lumalabas na unang koronasyon ng imahe ni San Jose sa Pilipinas, no? Bagamat nililinaw pa kung may mas nauna bang dambana ni San Jose na nakoronahan yung imahen. So far wala pang schedule yung koronasyon dahil nga sa pandemya. Pero ang alam ko sa loob din ng taong ito ay isasagawa ang koronasyon, no? Isa ito sa mga antigong imahe ni San Jose sa ating bansa, no? At sa tingin ko yung parokyata na more than 200 years na, kaya nagse-celebrate din sila ng jubilee nila, no, sa pamamagitan ng koronasyon. So ito'y isang anyo ng Pamimintuho kay San Jose na ginagawa noong araw at unti-unting sa mga ilang lugar sa Espanya, dito sa Pilipinas ay ibinabalik, no, nire-revive. At siguro ito din ang nakita na natin. Well, even before the year of St. Joseph, lumalaganap na rin itong aklat ni Father Donald Calloway, yung Consecration to St. Joseph. Actually, maganda po yung aklat dahil it's a collection of the different forms of devotions to St. Joseph. At dito isinaayos ito ni Father Calloway para makapagsagawa tayo ng pagtatalaga kay Jose tulad ng isang anak sa loob ng 33 araw, no? Parang kahawig ito ng Consecration to the Virgin Mary na inspired by St. Louis de Montfort, no? At gamit dito ang mayamang buhay na tradisyon ng simbahan sa Pamimintuho kay San Jose, no? At marami na po ang alam kong gumagawa nito, no? At sinusundan, ginagabayan ng aklat ng Consecration to St. Joseph, lalo na ngayon na naging Year of St. Joseph. Siguro po sa ating pagtatapos, no, naalala ko ito nung una akong nagbigay ng pagbabahagi sa inyong dambana, no? Shine St. Joseph Shrine, no? Ito yung isa sa hamon, no? At noong 2017, si Pope Francis ay may isinulat na motto proprio na Sanctuarium in Ecclesia, no? Ang sabi niya doon sa unang bahagi, "The shrine has a great symbolic value in the church and making a pilgrimage is a genuine profession of faith. Through the contemplation of sacred images, in fact,
One affirms the hope of feeling more strongly the closeness of God that opens the heart to the confidence of being heard and answered in one's deepest desires. Popular piety, which is a true expression of the spontaneous missionary activity of the people of God, finds in the shrine a privileged place where you can express the fine tradition of prayer, of devotion, and trust in God's mercy, inculturated in the life of every people. So napakaganda po nito, no? Isang magandang paalaala sa atin, no? Na kayo na kabilang sa Diocesan Shrine of St. Joseph, makita natin ano ba yung papel na ginagampanan ninyo. Hindi lang kayo deboto ni San Jose, kayo din ay dapat maging huwaran ng pamimintuho kay San Jose sa pamamagitan ng buhay pananampalataya na umiiral sa shrine, no? Dahil ang pinakamahalagang karanasan sa isang shrine ay hindi yung mamangha sa mga magagandang dekorasyon. Oo, bahagi iyon, pero ang kagandahan, ang sacred art, ang kagandahan ng banal na sining ay dapat humantong din sa karanasan ng presensya ng Diyos, no? At yun yung mas mabigat na hamon. Paano natin ipapadama ang presensya ng Diyos kapag nandun sila sa shrine? At mas malaki yung hamon ngayon dahil nga hindi makapunta ang mga tao sa shrine dahil bawal, dahil limitado ang capacity. So ang hamon ngayon, paano mo dadalhin yung shrine sa tao? At siyempre ang isang sagot natin dito ay through online means, no? Kaya naging mahalaga ang papel ng social media ministry. Sinabi din ni Pope Francis dito sa kanyang motto proprio, "The shrines remain to this day in every part of the world as a distinctive sign of the simple and humble faith of believers who find in these holy places the basic dimension of their existence as believers. Here they experience deeply God's closeness, the tenderness of the Virgin Mary, and the company of the saints, an experience of true spirituality that cannot be underestimated at the risk of mortifying the Holy Spirit and the life of grace. Many shrines have been perceived as part of the life of people, families, and communities to the point of shaping the identity of generations and even affecting the history of some nations." So dito binigyang din ng Santo Papa yung kahalagahan ng mga dambana ng mga shrines, no, sa paghubog ng buhay pananampalataya ng isang pamayanan, ng isang sambayanan, at ng isang diocese, ng isang bansa, no? At yung mga simpleng paraan ng mga deboto na nagpupunta dito, hindi natin dapat sakalin yung mga simpleng paraan o pagpapahayag ng kanilang pamimintuho, no? Dahil sabi nga dito, minsan yung expression ng pamimintuho ng isang simpleng tao ay minsan mas malalim pa kaysa pagpapahayag ng pamimintuho ng isang maalam na tao, no? Dahil minsan yung kasimplihan ang mas nagiging totoo, no? At kaya nga hindi ito dapat sawayin, sakalin, no? Ang maganda ito'y gabayan upang mas lumalim pa at mapagyaman.